Magandang araw uli mga kalapida. Mag-aaral uli tayo ngayon kasama si Kaalaman. Credit sa iyo, Kaalaman. So, pag-aaralan natin itong mga investment scam na to. Kung totoo ba na scam o hindi. So, pasok! Yung sinalihan kong investment o game dahil kumita naman ako. May pera ako kahit natutulog. Wala kang ginagawa ba di literal na naghihintay ka lang ng pera? Parang si Juan na naghihintay na mahulog yung bayaba as imbes. Maraming ganyang kasi napaniwalaan nilang na magtrabaho. Ngayon, paano nga ba sila nag-ooperate? Eto buddy, ibubulgar ko na kung bakit kung ikaw ay kasali sa mga ganitong scam ay oo, humigi. Tignan natin kung paano nga ma-scam. Gusto namin matuto niyan, Kaalaman. Daka nga talaga na kahit sige, sabihin natin scam ang sinalihan mo, ay bakit marami pa rin tao ang kumikita sa mga ganitong pakulo. Tanda. Bakit nga ba? Kasi sila yung nauna. Naunang magpa-scam. Ang three letters buddy, ROI o Return on Investment. Return of Investment. Magkaiba kami doon. Pero same lang yan. Ibig sabihin ito ay nabalik na yung dineposit o ininvest mo nang may tubo. Pakinggan akong mabuti buddy dahil believe me when I say na kung bakit ko alam ang mga bagay na ito ay mayroon ako dating kaibigan na may Akala ko ikaw, buti na lang yung kaibigan mo. Awak ng mga ganitong pakulo online, libo-libo na rin ang kasapi sa kanyang investment at milyones na rin ang kanyang kinita. Dahil ako din, maraming kaibigan ganyan. Mga naka-supercars pa ngayon. Ibang sports car. Dito, and may I present to you ang pyramid scheme. Think of it buddy, na yung Ito na yung pyramid scheme o tinatawag na Ponzi scheme. Sa pinakataas ay yung mastermind or in this case ay si Padong. Halimbawa, si Upline o si Company. Tama? Ay gumawa si Padong ng pyramid scheme. Napapangalanan na lang nating kwarta hakot, sasalakot, investment program. Ngayon, sa simula ng scam ni Padong ay may nabudol siya. Nakapag-recruit siya, buddy. Budol talaga. Nabudol nga. Nang dalawang tao na mag-invest ng tig 10,000 pesos na may tubong 30% kada buwan. Ibinigay ngayon kay Padong yung tig 10K. Bali may 20K na siyang hawak. Sa unang buwan ng paghihintay ng dalawang na-recruit ni Padong ay makakakuha sila ng 30% o tig 3K kada isa. Lumipas ngayon ng isang buwan. Binigay ni Padong sila ng tig 3,000. So, ang mangyayari ay sasabihin ngayon ng dalawang nag-invest na uy, legit si Padong, legit yung sinabihan kong legit kasi bumalik yung tubo, interest. Investment program, nakakuha ako ng 3,000. Ngayon, ang 20,000 na unang hawak ngayon ni Padong ay nabawasan na ng 6,000 dahil nasa unang buwan. So, 14K na lang yung hawak ni Padong. Sunod na buwan ulit ay magbibigay ulit si Padong ng tig 3,000 doon sa dalawang na-recruit niya. So, bali 3K dito at 3K doon. Bali 12,000 na yung total na nabawas sa 20K na unang nakuha nitong si Padong. 8K na lang yung hawak ni Padong. Ngayon, sa loob ng dalawang buwang ito ng paghihintay nung dalawang nag-invest ay nagbibigay ito ng ilusyon na kumikita nga talaga sila sa investment na ito pero in so nagbibigay lang pala yun ng ilusyon. Reality ay ibinabalik lang ni Padong yung ininvest nilang tig 10K for tama, pinaikot lang yung pera. The last 2 months, sunod na buwan, ikatlong buwan na ito ba di panibagong total of 6,000 naman mula doon sa unang 20,000. So 8,000 minus 6,000, so 2,000 na lang yung hawak ni Padong. Ngayon, kung susumahin yan ay kung hindi na sila kumuha uli sa ilalim. O, tuloy natin.
in ay isang buwan na lang ay ROI o Return of Investment na. Tama. Yung dalawa, ngayon, sa ika-apat na buwan kung saan makakapag-ROI o tubo na yung dalawang tao na ito ay dito pa lang talaga si Badong. Maglalabas ng pera mula mismo sa kanya. Maglalabas ba talaga siya? O ang alam ko, itong mga to, dapat din kumuha na para may napapaikot uli sila. Siya ng 4,000 pesos mula sa kanyang pera. Ibibigay niya ito ngayon doon sa dalawang na-recruit. So a total of 6,000 galing kay Badong. Pero ito ngayon ang siste na dahil nakapag-ROI na yung dalawa niyang na-recruit in a span of 4 months ay unti-unti na nilang sasabihin sa ibang tao ang magandang balita. Pero tingin ko kahit hindi na umabot yung ROI muna nila, kailangan na nilang mag-recruit para mas maraming napapaikot si company or si Badong. Magsisimula yan siguro sa mga kamag-anak. Hihimukin nilang sumali rin. Hindi nila mahihimok ang kamag-anak, yan ang unang nagdi-discourage at pati mga kaibigan. Ang kanilang mga kamag-anak sa investment na sinalihan nila dahil nakapag-ROI naman daw sila. So legit nga na maituturing yung sinalihan nila. Sasabihin na rin nila ito sa kanilang mga kapatid o asawa. Pagkatapos ay mababanggit na rin nila ito sa kanilang mga kaibigan. Undi-undi na rin papasok dito yung mga marites. And the next thing you know ay yung dalawang una niyang na-recruit ay nanganak na ng nanganak. Tama yun. Yun na yung tinatawag na network marketing or tinatawag na word of mouth. Diba? Kumalat na parang virus ang mga marites. At ang pinaka naging puhunan lang ni Badong sa investment na ito ay 4,000 pesos. Ngayon, mag-backtrack tayo ng kaunti mula doon sa dineposit nilang 10,000 pesos. Hindi ginagastos ng mastermind ng scam yung pumapasok na pera kundi pinapaikot niya lamang ito para marami pang tao ang pumasok sa kanyang investment scam. Yan, tama yon mga kamakalapida. So, isa sa mastermind dito ay Jabawakis. Joke Bawakis. And the next thing you know, ay mga bigating tao na rin yung mga sumali sa investment scam na ginawa ni Badong 100, 500. Kaya may mga minsan may pinapatay dyan. Kasi dahil pagdating sa pera, yung iba napapatay na dahil naloko. Iba naman pinakukulong. 100 or even 1 million pesos na ang kanilang ito-donate. And for the first 3 months ay yung kung magkano lang yung kanilang donate o invest ay yun lang din ang ibabalik sa kanila. Hindi na ngayon matitigil itong pyramid na ito as long as may bagong mare-recruit o mag-i-invest. Hindi. Ayan o, Ponzi scheme, pyramid scheme. Hindi pa natin na isasama dyan yung caution in cryptocurrency. Yung mga cryptonatics, mga axinatics dyan. Mga referral bonus ng ibang mga pyramid scam kung saan the more you recruit, the more earnings you have. Lalo pang mapupush yung mga taong kabilang sa scam na mag-recruit para lumaki pa yung pyramid ng husto. Ngayon, heto lang buddy, ang busog si upline. Iiwan kong salita sa mga taong kabilang sa mga investment scam, mapa-online man yan o offline, na yung perang nakukuha mo o kinikita mo mula dito sa pyramiding scheme na ito ay hindi galing doon sa leader. Or in this case, hindi galing kay Badong. Hindi rin ito blessing na bigla lang lalabas out of nowhere, kundi yung perang nakukuha mo rito ay galing lang din sa mga taong kakadeposit pa lang sa investment scheme na sinalihan mo ang ibinibigay lang din sa'yo. Ito yung mga taong nasa pinakailalim ng pyramid na umaasa rin na maka-ROI o maka-recruit din para mapalalim pang lalo ang pyramid sa panahon. Yo, nakakaawa naman yung nasa ilalim, di ba? Ngayon, buddy, ay wala ng easy money. If it's good to be true,
It probably is. Tingnan mo yung aksi dahil nasaturate na kuha na nila yung mga pera ng mga Pinoy. Nabalita na ito sa KMJS. Nang nauuso kayong online. Ayan, ikaw, KMJS, isa ka dyan. Fine game na aksi. Na TV Patrol na rin. Oh, TV Patrol, isa ka pa. Na 1 million pesos. Nakabili ng sasakyan at nakapagawa ng sariling bahay. Kala ko ba ang mga balita nyo anong tawag dito? Sinasala. Bakit hindi nyo alam na scam yan? Sa paglalaro lang ng isang online game ang aking Infinity. Marami ang nakapanood at nag-deposit. Yun, di ba? Dapat ba silang kasuhan? Hindi ko alam. Kay attorney. Dahil ngayong 2023 ay wala nang bagong nagde-deposit, ay tingnan mo, parang bula na, na yung mga streamer ay bigla na lang nawala. Nga nga. Kamakailan lang din nito lang bali ay yung Lele Gold na tinatawag. May sumulpot na naman na Lele Gold, so mag-ingat na naman kayo. Binigyan na tayo ng warning ng SEC tungkol dito and boom! Rug pull, mabilis ang daming pera ang naipid dito sa Lele Gold. Naglaho na sila na parang bula. Ang ending ngayon ay... Yan, mga nasabon kaya naglaho parang bula. Yung mga nasa taas lang ng pyramid na diniscuss ko kanina, yung mga tao may referral incentives, yung mga streamer na nagpo-promote nito lang, yung... Actually, yung mga streamer na yan, binabayaran na yan. Hindi yan ano, nakapwesto. Kalokohan yon. O pinipwesto yan, pero may bayad pa yan kasi sila nagpo-promote. Yung nakapag-ROI at kumita sa Lele Gold. Yung mga tao na sa iba ng pyramid naman, ay wala na. GG na sir, your money. GG talaga yan, GG. Kasi wala na. Gago, yun yung GG nila. Is gone. Tinakbo na ng kung sino mang mastermind ng Lele Gold na ito. Hindi mo rin naman masisisi yung mga streamer na nagpo-promote ng Lele Gold kasi sinasabihan nila yung kanilang mga audience ng magic word. Ito yung D-Y-O-R o Do Your Own Research. Do your own research bago mag-deposit. Ang sasabihin nila pag na-scam ka o nawala na sila na parang hindi namin kasalanan yung pula ay do your own research bago ka nag-deposit. Ayan kasi hindi ka nag-research kaya ka na-scam. Ikaw na yung nag-deposit buddy. Ikaw pa yung nasisi. Kailan pa ba tayo matututo? And as always, thank you so much. Ayan, so bago kayo sumali, D-Y-O-R, do your own research. So mag-research muna kayo mga kalapida bago kayo pumasok sa mga ganyan. So takeaway tayo. Anong takeaway natin dito? Salamat kay May Kaalaman sa pag-expose niya dito sa Axie Infinity tsaka sa Lele Gold. Pero yung ibang network marketing naman, may mga products naman yan nakapalit. So, tignan nyo rin kung may mga products ba nakapalit, kung worth ba yung kikitain nyo, ba? Yung company ba naman na pinasukan nyo ay legit. Okay, research kayo, diba? Pero pagka nakikita nyo talagang ng too good to be true, so mag-ano na kayo, step back na kayo dyan kasi alam natin eh, yung mga fly-by-night na company. So, unang-unang titignan nyo yung mga SEC registration kung legit. Diba? May produkto ba yan? Yung produkto ba yan, yung kinikita nyo, yung mga ways to earn nyo, is babagsak ba yung company pagdating sa dulo? So, yan yung mga tinitignan sa network marketing company. Tsaka sa mga pyramid na yan. Pero yung factual na sinabi ni Kaalaman dito is yung structure ng pyramid talagang gumuguho yan. Pagdating ng 5, 6, 7, 8 years, 9 years, 10 years, guho yan. So, kailangan nila mag-innovate para masalba nila. Yung iba, nagpapalit ng pangalan yung company, tapos papalitan na lang yung ano. Pero sila pa rin.
Di na ako magpapangalan ng mga ganyan. Alam naman nila kung sino naman sila. So, yun mga kalapida. So, ang takeaway uli dito, mag-ingat kayo pagdating sa mga pagsali sa mga pyramid or sa mga cryptocurrency, network marketing, ayan. Lele Gold, Axie, etc. Ayan. So, ingat kayo dyan. So, maraming salamat mga kalapida. And as always, good day!